Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my channel, Tito Noy's Vlogs. Sana nasa mabuti kayong kalagay mga kababayan ko, kung saan man kayong paning mundo nakatira. Sana okay kayo. Pag-usapan natin mga kababayan ko ito. Itong player ng Jose Rizal University na si John Amores, yung nagwala. Di umano'y, sorry for the word ah. Inararo yung mga players ng St. Benil College sa La Salle St. Benil College. Yung nakaraan, I think, November 8 pa to. Mga kababayan ko, ang basketball is physical game yan. Contact sport yan. Pero may iwasan naman natin na huwag tayong makipagbasag ulo. Relax lang. Kung sa basketball ang kakatirahan dyan, nakakabalyahan dyan, hindi may iwasan niya mga babayan ko. Pero kung talagang sasadyain mo, lulusubi mo yung mga kabilang panig, ay hindi pa pwede yan. At saka yung pwede mo maiwasan to mga kababayan ko eh. Yung mga insecurity ng ano, saan ba ginanap yan? Sa may bandang San Juan, yung may Coliseum doon. Kulang sa security. At yung mga, yung team ng JRU, eh, pwede naman makontinyan player na yan, si John Amores. Eh, pinabayaan eh, hindi dinala sa dugout. O akala kasi nila, di ba sa video nga eh, ayoko na ipakita yung video, medyo very disturbing eh. Di ba, ang dami niyang nasuntok, ilan ba? Tatlo o apat? O tuloy, dinimanda pa siya. O aside that, binan siya sa NCAA basketball team. At ito nga, nakaraan araw, siguro one day ago, tinanggal na siya sa JRU basketball team. Hindi na siya makakaroon ng mga benepisyo. Hindi na siya makakapag-aral. O, alam niyo kung ilang taon lang itong batang to? Halos 10 taon lang ng bunso kong anak. 23 anyos pa lang. Marami pang mangyayari sa buhay nito kung talagang nagtinulang to. Eh, yung mga nakaraang taon, meron na parang naganap na hindi maganda eh. Eh, nakipagbunuan din pa na to eh. Nakipagpalitan ng kamaon din pa na to eh. So, dapat doon pa lang na disiplina ng mga kababayan ko. Eh, hindi pinabayaan ng team. Pasensya na ha. Kasalanan din ng ano to. Pareho may kasalanan. Itong si John Amores at ang JRU team. Dapat in-anticipate nyo na na mukhang delikado itong batang ito ah. Mainitin ang ulo. Eh, pwede naman ma-reform yan eh. O ano nangyari? Nawala ng kinabukasan yung bata. Good morning again. Good afternoon. Good evening. Welcome to my channel, Tito Noy's Vlogs. Huwag lang natin kalimutan mag-sub ha at saka mag-like. And then pakishare na lang kung pwedeng ma-share na lang to. Matagal na itong ano na to, mga isang linggo na ito, yung tungkol doon sa isang player ng NCAA na taga Jose Rizal University. Dating GRC to, Jose Rizal College, kasi nag-high school ako sa Trinity College. Magaling itong team na to. Dito nang galing si Berhel Meneses. I think nag-champion na ata ito eh. Pero mga kababayan ko, as I said, pwede pa itong maiwasan eh. Diba? Dapat na-contain na ito, dinala sa dugout. O ano magiging kinabukasan itong batang to? I-reform nyo na lang. Although, tinanggal ng JRU sa team nila at hindi na pag-aaralin sa eskwelahan. In-expel na siya eh. Pero, counseling. Bibigyan siya ng counseling. O ganun na lang. Maybe siguro next year pwede siyang makabalik, mag-apila siya mga kababayan ko. Alam niyo ba,
lalabas tuloy edad ko. Kilala niyo naman si Roberto Jaworski. May kasama siyang si Big Boy Reynoso. Mika pa yun, Miralco Team ata siya. Naban niyang dalawang yan. Alam niyo kung ginawa ni Jaworski tsaka ni Reynoso? Binubog lang yung referee. Naban for life sila mga kababayan ko. Si Jaworski tsaka si Reynoso. Nag-apela sila, mga 70s yun, 1970s eh. Nag-apela sila. Ayun, pinayagan, nakabalik ulit. O, ano nangyari kay Jaworski ngayon? The living legend siya. Marireform ito mga kababayan, ito si John Amoris na to. Basta yung team lang ng JRU, pagsabihan nyo na hindi pwede yung ganyan ang laro mo. Hindi boxing. Madari tuloy ako. Hindi boxing ang ano, ang basketball. Ang gagawin mo sa basketball, shoot ka, magdidepensa, mag-o-opensa. Hindi yung habulin mo yung kalabang mo na manununtok ka. So, sana naman, ma-reform to, makabalik siya. Kawawa pa naman yung bata eh. Hindi sa pag-aano ah. Eh, lahat naman tayo may second chances eh. O, tinan nyo kay ano? Ano ba yun? Si Abueva. Di ba, mga nakarang taon, na-ban din yan. Indefinite ban yan si Abueva. O, tinan mo, nag-apela siya. O, at least, nagbago na ngayon si Abueva. Eh, magaling si Abueva, di ba? Pero itong batang to, tama, i-counseling. Pagbigyan siya, mag-apila siya. Ewan ko na lang kung pagbibigyan siya ng NCAA o baka pwede siya lumipat sa UAAP. Pag hindi, eh, pasensyaan tayo. Eh, para sa akin, bigyan to ng ano, ng pagkakataon. Kasi iba sinasabi, ay, iba na yan. Walang kwentang tao yan eh. Iba, nanununto kagad oh. Kaya nga mga kababayan ko, i-reform siya, di ba? Yun ang para sa akin, ha? Yung sa iba, gusto iban siya. Eh, wag naman ganun. Kawawa naman yung kinabukasan ng bata. Pero kung uulit siya, kunyari, nakabalik siya, eh, totally iban na talaga siya. Eh, wala, pinagbigyan na siya. Tapos, gagawa siya ulit ang kabalastugan. Iinit ka agad ang ulo. Naglalaro din ako noon ng basketball, mga kababayan ko, liga. Asahod nga ako sa sasabihin ko, Brad, ulitin mo pa yan ha. O ganun lang, pero di ako gumagante. Yun ang mga kababayan ko ha, lahat tayo may second chance. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking video. Maraming salamat po, ingat. Bye.